Ito na mga ka-teach, ituloy na natin yung nagawan ko ng content na mga top 10 tungkol sa mga lumang kahoy na ginawang palatandaan mga ka-teach. Sana may ganito kayong plastada at may apply ninyo sa mga area ninyo. Pinamagatan ko pala ito mga ka-teach na top 10 treasure landmark all 3. At ngayon nandito na tayo sa pang top 3, Acacia 3. Bago natin itong umpisaan mga ka-teach, magbalikta na muna tayo. Ang pinaka top 10 natin ni M3, 9, Anahaw, 8, Macau. Number 7 natin Madre de Cacao. Number 6 natin Talisay. At number 5 natin Buli. Number 4 natin ay Apel. Kung hindi pa ninyo napanood yung mga ka-teach, panoorin nyo lang sa YouTube channel kong Code Raider MMS. At dito naman sa Facebook page kong Code Raider Official. Mag-subscribe lang kayo mga ka-teach sa YouTube channel kong ito. Dahil marami talaga kayong matutunan na mga simple lecture galing sa akin. At ganun din mga ka-teach sa Facebook page kong Code Raider Official. Mag-follow and like lang kayo mga ka-teach para marami kayong masusundan sa akin. Bago ang lahat mga ka-teach, mag-intro muna tayo. Let's do this! Ito na mga ka-teach, umpisahan na natin. Nang sa ganon, makuha na ninyong idea ang mga simple lecture ko at may apply ninyo kung may ganito kayong puno sa mismong lupa ninyo. Ayan. Naisama ko itong puno ng Acacia mga ka-teach sa top 10 treasure landmark all 3 base sa mga area na napuntahan ko by actual. Dito sa Luzon at saka sa Mindanao kung saan may nakakuha na mga ka-teach malapit sa puno ng Acacia. Subalit ang mga area na yun mga ka-teach na napuntahan ko may history na ang lugar nila kinampuhan or may kuta ng mga Japanese Imperial Army noong World War II. At napansin ko doon sa mga area na yun mga ka-teach ay patag ang area at madalas malapit sa 10 plaza or mga lumang paaralan at yung puno na yun andon na yun bago nagkaroon ng World War II kung saan alam naman natin sinakop tayo ng mga Japanese Imperial Army noong panahon na yun. Halimbawa mga ka-teach, itong illustration na ito, ang punong Acacia malapit sa paralan kung saan nakuhanan mga ka-teach sa Luzon area yon. Pero panakaw ang pagkuha mga ka-teach, gabi ang pagtrabaho ng nakakuha, hindi araw. Isang gabi lang nakuha nila mga ka-teach. Meron at mayroon din mga ka-teach sa mga distansya sa puno, mayroon din. Dahil ang bearing line yan mga ka-teach, hindi yan nagtatapos lang ng 3 meters, 2 meters, hindi. Aabot yan ng 27 meters to 36 meters ang bearing line yan. North side, Luzon, may area din ako napuntahan. Labas sa lumang palingki or talipapa. Kung saan naging lupa nila ang area na yon. At inoperate ng hapon, binigyan naman sila mga ka-teach pero hindi ganon kalakihan dahil yun ang pinag-usapan ng hapon sa porsintuhan nila. At saka sa Mindanao naman mga ka-teach, ganon din ang sistema, lumang Acacia sa may plaza pero panakaw din ang pagkuha mga ka-teach. Malapit lang din sa mismong puno
kung saan nakuha na ng giveaway. Sa mga napansin ko sa ganitong area mga ka-TH, lumang plaza, lumang paralan, or lumang mga palingki or talipapa na nandyan na nung panahon ng World War II, mababaw sa mababaw mga ka-TH ang mismong nasa puno. Mababaw lang, nasa mga 6 feet or 7 feet lang mga ka-TH. Pero kung nag-pattern mga ka-TH ang mismong puno ng akasya, halimbawa nag-triangle at may distansya ang mga 20 meters by 20 meters naka-triangle sila, malayo yan sa mismong target area mga ka-TH. Kung wala siyang kaakibat na isa pang landmark. Ibig ko sabihin, ang isang landmark mga ka-TH ay paralan at plus lumang akasya na sa paralan na nag-iisa, nasa mismong puno ang target. Ngunit, pag walang isang landmark na sinabi kong noon na lumang paralan, kundi nag-triangle sila, malayo yan sa puno mga ka-TH, distansya yan. At ang target na yan ay tunnel, long tunnel, paander sa ilalim. Yan ang napansin ko rin sa mga area na puntahan ko. May area ng mga ka-TH na naka-stretch siya. Halimbawa ito, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na lumang akasya kung saan street line. Ang target, wala sa mismong mga puno mga ka-TH, kundi distansya ng 36 meters. Kung hindi man 36 meters, nasa 27. Ganon mga ka-TH, dahil base yan sa area na napuntahan ko dito sa Luzon. Naka-street ang puno ng akasya. Bali, apat na puno na may layong tag 20 meters. 20 meters, ganyan mga ka-TH. Bearing palagi yan mga ka-TH, north side, dahil dry area. Ganon din yung mga ka-TH pag naka-pattern siya ng square or triangle. At tulad ng sinabi ko kanina, na walang supporting landmark. Kung hindi man paaralan, lumang palingki, lumang plaza, or lumang munisipyo. Ganon pa man mga ka-TH, huwag natin pagka-intrisan ang mga pagmamayari ng gobyerno. Doon tayo mag-focus sa mga area natin at sarili nating lupa. Kasi yon ang maganda mga ka-TH. Payong kaibigan lang. Ulitin ko ulit, ang mga plastadang ganito mga ka-TH, pag wala siyang kakibat na supporting landmark, walang giveaway yan mga ka-TH. Hindi tulad ng may mga supporting landmark, may spotty deposit talaga mga ka-TH. Pag naka-pattern, triangular pattern, or square pattern, mga tunnel mga ka-TH. Ang kailangan dyan ay trigonometry reading at saka ideograph reading. So balit, kailangan talagang may history ang area nyo. Hindi porkit may naka-triangle kayong akasya sa mga lupa ninyo, kahit sobrang tanda na yan mga ka-TH at walang history base sa saling kwento, wala yan mga ka-TH, error yan. Kaya kung magtrabaho tayo mga ka-TH, siguruhin natin na may kaakibat na history. Nang sa ganoon, hindi mag-error ang trabaho natin mga ka-TH. Ang tunnel pala nito mga ka-TH, pag mga triangular, street tunnel, malalim yan mga ka-TH, dahil yung nakakuha sa sinabi kong street tunnel, ang nag-operate doon ay may kasamang Japanese at saka may mapa sila sa area mga ka-TH. Tinarbaho na maayos, nakuha talaga nila ng maayos mga ka-TH. Pero kung sakaling gusto niyo mag-explore sa mga ganitong plastada, pa-street or pa-triangle or pa-square ang pattern ng mga puno, at huwag ninyo din kalimutan mga ka-TH magtanong sa mga ninuno ninyo or mga matanda sa lugar sa inyo na kung may history ba ang area ninyo or lupa ninyo during World War II. May nakakita ba na nandyan yung mga Japanese Imperial Army na nagkampo or kahit na ginawang tambayan lang ang area na yan. Ayan ang pinakamaganda mga ka-TH kung mayroon. Nasa ganun, hindi mag-error ang trabaho mga ka-TH, dahil komplikado
ang ganyang plastada. Tanil yung mga tits at saka hindi. Maliitan yung mga tits, malakihan ang target yan. Yan lang ang napansin ko sa mga ganyang area. Okay, ulitin ko ulit mga tits. Maraming salamat sa inyo. And God bless. Sana nakuha na ninyo ng mga idea, ang mga simple lecture ko, para may apply ninyo sa mga area ninyo kung may ganito kayong plastada mga ka-teach. Thank you mga ka-teach.